So yun, what's up mga tans, mga tropa pips, kamusta kayo lahat dyan? And for today's video, pag-uusapan natin yung SFM tsaka yung CFM. Ano nga ba mas maganda sa dalawa? SFM o CFM? Sa video na to, bibigyan ko kayo ng mga idea kung ano nga ba yung maganda at ano nga ba pagkakaiba na lang dalawa. At saan pwede natin siyang setup category, pwede lang natin i-setup ang mga ganitong chassis. No? So parehas to front motors. So, pares siyang aerodynamically. So, ibig sabihin, aerodynamically, sumasabay daw siya sa hangin. Kaya, yung bilis niya, sabi ng mga eksperto, yung bilis ng takbo niya ay para daw siyang panghimpapawid. So, yun ang sabi nila. So, kaya hinihiwalay siya sa mga race ngayon, no, sa ating Tamiya Mini 4-wheel drive. Kung mapapansin nyo, nakahiwalay siya, nakaseparate yung mga front motors sa mga non-FM. Ibig sabihin yung non-FM, yung mga non-front motors na mga chassis. So, usually talaga hiniwalay talaga ito sa race, no? Meron ng separate race na para sa mga front motors. Kasi nga, yung bilis ng takbo niya, para daw siyang tumatakbo na nasa himpapawid kasi mas mabibilis daw yung takbo niya. Kaya hiniwalay siya sa mga race sa ating Tamiya Mini 4-wheel race at nakaseparate siya. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng konting idea lang naman na nasa akin na gusto ko i-share sa inyo sa mga newbie subscriber natin. At sana makatulong tong video na to para sa inyo. Kung ano nga ba yung pagkakaiba ng ating SFM sa CFM na ating pag-uusapan ngayong araw na to. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin at ngayon ka pala napadalaw to, maraming salamat sa iyo. Sana huwag mong kalimutan subscribe yung channel natin at sana mapanood mo rin yung ibang video na ginawa natin sa channel natin at sana makatulong sa iyo. Simulan natin ang video natin sa intro. Ayan mga tans, meron tayong dalawang chassis dito. Ito yung tinatawag na SFM. Karaniwang mabibili mo to nakasama sa isang box na katulad nito. So, nandito siya. So, yan yung pinaka-SFM niya. Karaniwang makikita mo yung kasama dyan. Nandyan siya. So, hindi mo siya. Mabibili mo rin naman siya separate. May nagbebenta rin ng separate niyan. Pero karaniwang makikita mo yan kasama sa isang loob na isang kit. No? So, mga broken Gigan, mga ganon. Ito, mga gun blaster. So, kasama yan yung SFM. So, samantalang itong CFM na tinatawag natin, itong CFM na to. So, karaniwan to, mabibili po ito ng separate, no? Hindi siya kasama sa loob na isang kit. Mabibili mo siya ng separate. So, medyo may kamahalan nga lang to. Itong pinaka CFM na to. Ito yung item number niya. Meron pang isang CFM to. So, wala tayo nun. Kaya di makapag-comment doon. So, pagkukumparehin natin sila. Ano nga ba mas maganda? SFM o CFM? So, ngayon, no, pag-usapan natin ngayon yan. No? Ito yung pinaka-SFM natin. So, makikita nyo. Ito yung pinaka-SFM natin. Ito naman yung pinaka-CFM natin. So, makikita nyo yung pinaka-kulay nila. Ang laki ng pinagkaiba nila. Ito medyo light. Light yung kulay ng pinaka-SFM natin. Itong CFM naman natin ay medyo dark yung kulay niya. No? So, kasi nga, ito yung tinatawag na CFM o pinaka-carbon. No? Kung sa bigat naman pag-uusapan, no, mas mabigat itong pinaka-SFM at mas magaang itong pinaka-CFM. No, mga thumbs. Madalaman niya pag pinag-compare niya siya. Medyo dark yung kulay ng ating CFM at ang ating SFM naman ay medyo light lang. Kung sa pag-uusapan naman natin yung pinaka ano niya, pinaka-plastic niya. Masasabi natin medyo maano tong SFM. Medyo malutong siya. Unlike dito sa ating CFM, kung matatouch mo siya, medyo maganda yung pinaka-plastic niya. At pinaka, kumbaga sa carbon niya, parang matibay-tibay siya. No? Kaysa sa ating SFM. So, ang problema lang ng SFM mga thumbs, no, kung ito gagamitin nyo, ang problema lang nito, yung pinakabutas niya rito. At kailangan dito, pag nilalagyan mo ito ng pinaka-screw, maingat ka rito. No? Kasi ang problema rito sa pinaka-SFM ay yung pinakabutas niya dito, lumuluwag to. Itong mga butas nito. Kaya dapat to, pag nilagyan mo ng screw, medyo maingat ka. Kasi lumuluwag yan, nawawala yung pinaka-thread niyan. At ang problema lang sa mga SFM, madali siya masira yung pinakaunahan nito. Ito lang talaga ang pinaka-problema nito. Kaya medyo maingat ka dapat dito sa pinaka-lalagyan mo ng screw na yan. Yan ang problema niyan. So, madali siyang masira. Kumbaga, nawawala yung pinaka-thread niya. Unlike dito sa CFM, dito
Kahit ang klaseng lagim na yung screw dyan, pipit yan dito, hindi siya naluwag, no? Unlike ng SFM, no? Pinaka-carbon niya, maganda kasi itong pinaka-carbon na to. At pwede ka maglagay rito ng screw at napipit mo siya. Hindi mo na kailangan ng katulad ng ibang gagamit ka pa ng pinaka-nut sa likod. Ito maganda to kasi naipipit mo yung pinaka-butas nito. At maraming gumagamit nito ngayong CFM na to. Medyo may kamahalan nga lang siya kasi masasabi natin naman na quality naman ka siya at napakagang niya. So kung pagkukumpare natin yung bigat niya, talagang mas magang tong CFM at medyo mahal nga lang, no. Ito karaniwa makikita natin tong SFM na to sa mga kit, sa nasa loob ng kit na nakasama na siya sa loob ng kit na mabibili natin, no. Unlike dito sa CFM na to, mabibili mo to ng separate, medyo may kamahalan nga. Siyempre nga naman mahal siya at medyo strength nga lang siya, matibay siya at na matibay yung pinaka chassis niya at yung pinaka quality ng pinaka plastic niya kasi ay carbon fiber, no. Carbon fiber, ibig sabihin no, magaang siya. So makikita niyo yan dito pag meron kayong CFM, makikita niyo yung pinaka ano niya, pinaka plastic niya. Mahawakan niyo talagang magandang-maganda talaga siya, mga katams, no. Unlike dito sa SFM, makikita niyo medyo makinis siya, wala siyang gaspang. So makikita niyo walang gaspang, makinis siya. Unlike na dito sa pinaka CFM, makikita niyo medyo dark yung kulay niya at carbon fiber kasi siya, medyo may mahahawaan kang medyo magaspang dito. Yun ang pinakamaganda sa kanya. At matibay siya. Karaniwa makikita mo to ginagamit to sa Speedtech. Itong CFM na to. Karaniwa makikita mo to sa Speedtech ginagamit to, no. So, maraming nagamit to sa Speedtech. Itong pinaka-carbon na to. May nagamit din sa ibang setup category nito. Kaya lang, mas madami ka makikita nito na gumagamit sa Speedtech itong CFM na to. Kasi nga, mas matibay siya. Mas mabilis. Sa mabilisang takbuan, maaasahan mo to. Kasi nga, kahit na mabunggo siya, hindi siya magano, hindi masyado masisira yung pinakaunahan niya. At kahit anong klaseng gawin mo dito sa pinaka screw niya, syempre ingatan mo rin maglagay rito. Unlike sa SFM dito, kailangan maingat ka rito paglagay ng screw mo kasi lumuluwag yung pinaka butas nito, nung itong pinaka butas nitong unahan na to, at madali siyang mabiyak. Unlike dito sa pinaka SFM na to, kaya maraming gumagamit nito sa pinaka Speedtech kasi nga matibay-tibay itong mga butas nito at meron siyang durability, kumbaga tinatawag na durability, at magaang siya unlike sa SFM, no. Pinaka carbon kasi nito, maganda yung pagkakagawa nito. Dalawang klase to, no. So do sa isa hindi tayo makapag-comment, no, kasi wala tayong hawak ng isang klase na CFM, no. Pero mas mahal 'yon. Ibig sabihin ko mas mahal, mas maganda yun dito. Ito lang kasi hawak natin, kaya dito tayo makapag-comment dito, at maganda siyang klase na pang Speedtech, no. So marami din gumagamit sa ibang setup category. Hindi ba lang to pwede gamitin sa B-Max, no? Kasi nga sabi sa B-Max, lahat ng carbon pan na hindi daw pwedeng gamitin sa pinaka B-Max setup, no. Hindi mo lang siya pwedeng gamit. So marami talaga nagagamit to sa pinaka Speedtech, mga atas, mga tropa pips, no. Makikita mo to laging ginagamit to sa pinaka Speedtech setup, no. So yun ang kagandahan ng CFM, no. Matibay siya, magaang siya, at durability siya. Unlike sa SFM, dito medyo malutong yung pagkaka-plastic niya. So makikita niyo naman yung quality niya. Maganda rin naman siya, ang problema lang dito, ingatan mo lang din yung paglalagay mo ng screw mo rito kung magsiset-up ko nito, kasi lumuluwag tong screw na to, no. Unlike dito sa CFM, medyo magpipit yung mga screw natin dito pag nilagay natin dito sa una na to. So maraming gumagamit nito talaga sa Speedtech, no. Unlike dito sa SFM, no. Karaniwa makikita mo to ginagamit to sa mga pro stock. Kasi nga kasama na to sa isang kit, no. Sa pro stock, sa back stock makikita mo ginagamit to. So makikita mo naman yung quality niyan. So sa dalawa medyo matingkad yung kulay nito. Unlike dito sa CFM, medyo dark yung kulay niya. So mapapayo ko sa inyo kung newbie ka pa lang at gusto mo mag-setup ng Speedtech, etong CFM ang magandang setup natin, no. Ngayon kung allowed naman sa ibang category na gamitin yung mga CFM, di maganda ito gamitin mo, no. Unlike dito sa SFM. Ito kasi, once na ginawa mo rito, medyo madaling masira tong unahan na to pag bumangga to. Kasi wala siyang durability o strength na tinatawag. Unlike dito sa CFM, meron ka makikita ng strength at durability at medyo magaang siya na
pagkaka ano niya. Unlike dito na medyo mabigat siya. Kung titimbangin mo sila, kung hawakan mo yung dalawang kamay mo, masasabi mo magaang tong CFM na to. Ito medyo mabigat, no? So sana kahit papaano sa mga newbie natin, yung pinakamaganda nga ba at yung pinaka-durability pag-uusapan natin ay mas maganda ang CFM, no? Ang problema lang sa CFM, nabibili mo siya na separate at medyo may kamahalan siya, no? Pero makikita mo naman yung strength at durability niya at karaniwang ginagamit to sa mga speed tech setup category. Kasi nga sa sobrang ganda ng durability niya at yung strength niya at magaang siya at maganda siyang i-setup sa mga speed tech setup, no? Mga katams, no? Ito makikita mo to laging ginagamit to sa mga back stock, sa mga pro stock, pwede rin sa mga T-Mac, so pwede rin siya. Unlike dito sa SCFM, pwede mo siyang gamitin sa speed tech kung magbubuo ka ng speed tech na FM o front motors, itong gamitin mo, no? Mas masasuggest ko ang strength at durability nito at mas maganda siya. Medyo may kamahalan siya pero mas maganda siya. Makikita mo yung quality niya. Unlike sa SFM na to, makikita mo yung quality ng CFM na maganda talaga at karaniwang makikita mo ginagamit to sa mga speed tech setup, no? Mga thumbs na sana kayo nakatulong sa mga newbie natin itong video natin at masasabi ko ang pinakamagandang gamitin natin chassis ay talagang itong CFM. Kasi magaang na siya, may durability pa at yung pinaka-strength ng kanyang chassis. Pwedeng-pwede mo siyang ipanlaban sa ibang mga setup category. Kaya karaniwan, ito ginagamit sa mga speed tech setup, itong pinaka-CFM. Unlike dito sa SFM, ginagamit lang sa mga back stock, pro stock, no, mga tanto. No? Pwede mo lang siyang gamitin doon. Pwede rin sa T-Mac, pwede rin. So karaniwan kasi ito, makikita mo to kasama na to ng isang kit na mabibili natin katulad ng mga Broken Gigan, Gun Blaster, makikita mo kasama na to sa isang kit na to, SFM. Pero yes naman siya maganda, pero yung durability na pag-uusapan natin ay mas maganda ang CFM, mga Tams. Sana kahit papaano nakatulong tong video na to para sa mga newbie natin, subscriber dyan, kung ano nga ba yung pinakamaganda sa ating mga front motors. Pinakamaganda talaga itong CFM na ating hawak-hawak ngayon. Makikita nyo naman yung durability niya at yung pinakakulay niya. At pag sinabi natin carbon, magaang talaga siya. So makikita nyo yan. Yung pinaka ano niya, chassis niya. Yung ganda ng chassis niya. Unlike dito sa pinaka chassis ng ating SFM. Makikita nyo. Yung pagkakaiba nila. Ng dalawa. Yung pinaka pagkakaiba nila. Pareho siya yung front motor pero mas matibay talaga itong CFM. May kamahalan nga lang siya. Unlike dito sa SFM, kailangan mo talaga itong pag maglalagay ka ng mga screw dito, medyo ingatan mo kasi lumuluwag to. At yung strength nito, hindi natin masasabi. Kasi pag mumunggu ito, madaling masira itong pinakaunahan niya. Unlike dito, medyo may strength yung pinakaunahan niya. So yun mga Tams, sana kahit papano nakapagbigay ng tulong to, ng idea man lang sa inyo, so lalo na sa mga newbie subscriber natin mga Tams, no? So yun. So yun mga Tams, sana kahit papano nakatulong tong video na to, kung ano nga ba mas maganda, yung SFM o CFM. So masasabi natin na maganda talaga itong CFM na to. Medyo may kamahalan nga lang siya mga Tams, pero yung durability niya, yung strength niya, makikita natin dito sa CFM. Ang problema lang, hindi naman natin siya pwedeng gamitin sa lahat ng setup category, no? Usually makikita natin ginagamit ito sa speed tech setup, no? Maraming gumagamit ito kasi nga strength at durability niya at syempre yung magaang yung klase ng chassis niya at sa syempre tinatawag na carbon nga lang siya. So yun, masasuggest ko sa inyo kung magsisetup kayo na ng speed tech, mas maganda gamitin niyo yung CFM at maraming gumagamit nito mga Tams kasi nga yung durability niya, yung strength ng kanyang chassis makikita mo rito sa CFM. Medyo may kamahalan nga lang. So yun mga Tams, sana at paano nakatulong tong video na to. So, lalo sa mga newbie, subscriber natin, ano nga ba yung maganda? CFM o SFM? So masasabi natin maganda talaga yung CFM. Ang problema lang, may mga setup category lang siya, pwede natin isali, no? Hindi lahat ng setup category pwede natin siyang isali mga Tams. Kasi nabibili siya ng separate at di siya kasama sa isang kit. Unlike ng SFM na katulad nito, itong SFM, masasabi natin na ito. Kahit anong setup category pwede mo isali ito kasi nga, kasama to sa loob ng isang kit. Yun mga Tams. Ang problema lang dito, yung strength at durability niya, hindi natin masasabi kasi madali siya masira. Unlike sa CFM, talagang trusted na siya at maraming gumagamit nito ngayon.
medyo may kamahalan nga lang. So kahit papaano, sana yung video nito nakapagbigay ng konting idea sa mga newbie subscriber natin. Sana kahit papaano itong video na to nakatulong sa inyo. So yun, maraming salamat sa inyo. At kung bago ka pala sa channel natin at di ka pa nakasubscribe, subscribe nyo na po yung channel natin. Hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga video yung lalabas sa channel natin. So yun, maraming salamat sa inyo and ciao!